Kung pipili ka ng taong mamahalin mo, siguraduhin mong hindi masasaktan ng damdamin ito. Dahil pag dumating ang panahon at magtagpo kayo, baka lunukin mo lahat ng masasakit na salitang binitawan mo. Ito ang kwento ng isang dalaga na bawat may naliligaw sa kanya ay sinisiraan at ipinapahiya niya ito. Ngunit isang tiyabing lalaki lang pala ang tuluyang magpapabago sa pag-uugali niya. Halina't ating tunghayan ang kwentong ito na maaaring magpabago sa malawak nating kaisipan. Habang kumakain ng tanghalian sa kantin ng paaralan si Ivy, kasama ang mga kaibigan nito, ay napansin nila na nakatitig sa dikalayuan ang binatang si Marlon. Mataba ito kaya laging tuksuin sa paaralan nila at laging inerereto kay Ivy dahil minsan nakasitong nagtapat sa dalaga ng pag-ibig niya. Sa mga kantsawan sa kanya ng mga kaibigan ay nairita ito at pasikaw na tinawag niya ang matabang binata at taranta naman itong lumapit sa kanya. Nang makalapit na ito ay ibinigay niya ang tira niyang pagkain at sinabi sa tiyabing binata na baka daw nagugutom na siya at nakakaawa naman kung mangayayat ito, sabay halakhakan nilang lahat. Hindi pa nakontento si Ivy at iniabot naman ito ang isang pabango kay Marlon at sinabi niya na lagi itong magpabango para hindi na daw nangangamoy maasim ang katawan nito. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa ang naramdaman ni Marlon noong araw na iyon dahil sa sobrang kahihiyan na inabot niya sa crush niyang si Ivy. Napaiyak na lamang ito sa katumakbong papalayo na lalo namang ikinasaya nila dahil tumatalbog-talbog pa ang katawan niya. Nang mawala na sa paningin nila ang matabang Marlon, ay sinabi ni Ivy sa mga kaibigan nito na hindi niya magugustuhan ang lalaking iyon kahit kailan dahil nga sa sobrang taba nito ay maasim pa ang amoy ng katawan. Kilala sa pinapasukang universidad ang dalagang si Ivy dahil nga isa sa mga magagaling na mananayaw ito at maraming kalalakihan ang nagkakandara pa sa kanya dahilan upang mas lalong naging mapili siya. Sa katunayan na isa sa mga apo ng kanilang prinsipal ang nagtangkang maligaw sa kanya, ngunit tulad ng ibang mga kalalakihan ay binastid niya ito na labis naman na ikinahinayang ng mga kaibigan niya at ang tanging rason ni Ivy ay mabaho ang hininga nito. Ang mga kalalakihan na nanliligaw sa kanya pag hindi niya nagustuhan ay ipinapahiya niya ito at kung ano-anong masasakit na paninira ang sinasabi niya para hindi lang mangumit na ligawan siya. At sa estilo niyang iyon ay kumalat sa buong universidad nila at dahilan upang ayawan na siya ng malalaki doon at ang tanging malusog na lamang na si Marlon ang pumapantasya na lang sa kanya. Araw-araw pa rin siyang nilalapitan ni Marlon upang kumustahin at bigyan ng chocolate na Toblerone. Pero inahagis niya lang ang ibinibigay nito o di naman kaya ay tinatapon sa basurahan. Kahit lagi-lagi niyang ipinapahiya ang chubby na si Marlon, ay patuloy pa rin itong nanunuyo sa kanya. Parang hindi ito tinatablan ng hiya at parang naging manhid na ito sa araw-araw ba naman na ginagawa ng dalaga na pagpapahiya. Hanggang sumapit na nga ang kanilang pagtatapos, wala ni isang lalaki ang pumasa sa kanya, dahilan upang inggitin siya ng kanyang mga kaibigan. Lahat kasi ng mga ito ay may mga nobyo at nakatanggap ng nagagandahang bulaklak at mga regalo noong araw na iyon. Pabirong nagsalita si Ivy sa mga kaibigan na okay lang daw kahit wala siyang boyfriend
wag lang daw si Marlon ang magiging nobyo niya dahil ayaw niya daw ng mataba at maasim ang katawan sabay halakhakan ng mga ito. Habang nagtatawanan sila ay napansin ni Ivy sa di kalayuan na may tinapon na bulaklak sa basurahan si Marlon at sinundan niya ito ng tingin at tila ito'y umiiyak pero hindi niya ito inintindi at masaya pa rin siyang nakipagtawanan sa mga kaibigan niya. Lumipas ang mahabang panahon, nagkaroon na ng sarili-sariling pamilya ang mga kaibigan niya habang siya naman ay mapili pa rin at mapangpuna sa mga lalaking sumusubo na manligaw sa kanya. Nagkayayaan silang magkita-kita isang araw sa paborito nilang kapian at doon ay masaya nilang inalala ang magagandang mga nangyari sa kanilang buhay kolehiyala hanggang sa mapadpad ang kanilang usapan sa mga lalaking na baliw kay IB. Biniro siya ng isang kaibigan niya at sinabi nito na talagang mapagbiro ang tadhana dahil kung sino pa daw ang lapitin sa kanila ay siya pa ang walang pamilya o nobyo man lang sa ngayon. Pero parang bingi lang ang dalaga at di pinapansin ang mga sinasabi ng mga kaibigan niya dahil ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lalaking papasok sa naturang pinagkakapihan nila. Nang mapalapit ito sa kanila, ay mas lalong tumigil ang mundong kinagalawan niya. Ang lalaki kasi ay nagpakilala sa kanya at tinanong siya nito kung nakakakilala pa rin ba siya. Hindi makasagot si Ivy sa tanong na iyon dahil ang kaharap niya ay isang gwapo at matipunong lalaki na maayos ang pananamit at ang amoy niya ay talagang hahabol-habulin mo sa sobrang bango nito. Hanggang sa sumagot na nga ang dalaga at tumango ito, hindi kasi siya makapaniwala na ang lalaking kaharap niya ngayon ay si Marlon na dating sobrang taba at maasim ang amoy ng katawan. Nagulat din ang mga kaibigan ng dalaga nang makilala din nila ito at halos kinilig sila sa pagbabago ng itsura ng binata. Isa-isa na silang nagtanong sa binata kung may nobya na ito o kung may pamilya na ba dahil si Ivy daw ay single pa rin hanggang ngayon at gusto nilang magkatuluyan itong dalawa. At nakangiti namang sumagot si Marlon na humarap pa kay Ivy at sinabi nito na wala siyang asawa pero may nobya na daw siya at malapit na silang ikasal. Nung araw daw kasi ng pagtatapos sa kolehiyo, habang naglalakad daw siya na umiiyak, ay nabangga niya ito at naawa sa kanya. Kaya dinamayan siya ng babae sa sakit na nararamdaman niya. At doon nagsimula ang pagiging magkaibigan nila hanggang sa tuluyang ligawan na niya ito. Tinanggap daw siya ng babae kahit mataba at maasim ang katawan niya. At ito daw ang nagturo sa kanya na maging malinis sa katawan at limitahan ang pagkain niya. Kaya utang niya daw lahat ang magandang katawan ngayon sa babaeng nagpahalaga sa kanya noon. Natahimik ang lahat sa mga sinabi ni Marlon at nakaramdam naman na matinding pangonsensya si Ivy sa mga narinig at humingi ito ng todo pasensya sa binata pero nginitian lang siya nito at agad nang umalis nang makuha ang kaping nabili. Doon niya labis na pagtanto na tila sumubra na talaga ang kanyang pagiging mapili sa lalaki at hindi niya alam na nakakasakit na pala siya ng damdamin ng iba. Kaya simula nang malaman niya ang pinagdaanan ng lalaki labis niyang minaliit noon ay nangako siya sa sarili na babaguhin na niya ang pag-uugali niya dahil ayaw niyang tumandang dalaga at nag-iisa lang sa buhay. Kaya kahit wala pang lalaking sumusubo na muling ligawan siya ay desidido na siyang pakitunguhan ng maayos ang susunod na lalaking lalapit sa kanya.
naway maging aral sa atin ang kwento ni Ivy na kahit anong itsura ng tao ay huwag tayong magbase sa panlabas na kanyuan nito, kundi magbase tayo kung ano ang magandang ugaling ipinapakita nito sa iyo. At dyan po nagtatapos ang kwentong ito. Sana'y kapulutan ito ng aral na maaaring magpabago sa malawak nating kaisipan.